What's up, riders? Welcome back dito sa aming channel, dito sa Doride Travel with Purpose. So ngayon magre-review na naman tayo ulit ng bola. Kung mga nakaraan, ang ni-review natin mga bola ay yung fake versus original. Ngayon naman ang i-review natin na bola ay yung original versus original, no? So, ayun nga na magkaibang brand. Isang Molten GG7X na phase out na wala na tayong mabibiling na original na ganitong bola laban sa Tarmac BT900. So, ito. So, kung gusto nyo makabili ng ganitong bola, pwede kayong bumili sa amin sa shop namin. Just click the link below. Dadalhin kayo sa shop namin, no? So, pwede sa Shopee o kaya pwede rin sa TikTok. O kaya pwede rin to sa page namin, sa Facebook, pwede nyo rin bilhin to. Pero itong bola na to, medyo may kamahalan na yung pagbebenta namin ito kasi wala nang ganitong bola na makikita na original, no, na brand new. So hindi na nagagamit to pang basketball, for display na lang to and for vlog na lang. So pero binebenta pa rin naman namin to. Yun nga lang, napakamahal sa presyo ng ayaw ipabenta, pero kung sakali may bibili, pwede pa rin naman. So pwede niyo mabili to sa Shopee o kaya dito sa amin, sa Facebook, o kaya comment down below kung interested kayong bilhin to. So mga collectors dyan, sa mga collectors, pwede sa inyo to. Okay, so ano ba mga reviews na gagawin natin dito sa mga bola ko? I-review natin, gagawin natin ng comparison, yung weight comparison nila, and yung size comparison, pa ganito, tsaka pa ganyan. Titingnan natin kung sino yung mas malaki, o kung parehas ba sila ng sukat, o magkaiba sila. Ganun din sa weight. Titingnan natin kung sino mas mabigat, kung sino mas magaan. And sa grip, titingnan natin kung sino mas makapit, sino yung mas smooth, sino mas maganda. No? Ayan. So, parehas itong Tarmac, parehas silang FIBA approved. FIBA approved, makikita nyo dito, FIBA approved. Contract na ito nila sa FIBA is hanggang 2023. This Molten GG7X naman, FIBA approved din to, kaso tapos na yung contract nila sa FIBA. Ang contract nila is hanggang 2019 lang, kaya hindi na nag-reproduce ng bagong na mga Molten GG7X. 2019 pa lang phase out na to. So pinalitan siya ng Molten BG4500. So okay, let's go. Gawin natin ng size comparison muna, no? So cutin muna natin si Molten GG7X tsaka si Tarmac. Ayan, let's go. So, shout out sa lola ko. Pinahiram ako ng kanyang medida. Galing pa sa kanyang baul. So, hinanap pa niya sa kanyang baul to. Medyo matibay-tibay to. Yung nakaraan, nasira agad yun. So, okay. Umpisa muna natin dito sa GG7X. So, tingnan natin dito. Paki-close up mo ate. Close up. Alright. Okay, dito natin start ang pagsukat. Circumferential. So, sabi nga ng mga nanonood sa atin, no? Circumferential daw ang tawag dito. Yan, sukatin natin yung circumferential niya. So kung gagawin din natin, pwede rin natin magawa ng ano to, no, ng computation yung circumferential niya tsaka yung diameter niya. Yung diameter. So ngayon dito na type circumferential niya, ang sukat ay 76.77. Ayan ang 7X for a circumferential niya. Punta naman natin si Tarmac na Tarmac BT900. So may dalawang klaseng ng 900, no? Merong 900X. Yung 900X niya mas para siyang ano, para siyang pang indoor. Pero ito naman pang indoor outdoor tong Tarmac natin. Okay, sukatin natin dito. Simulan natin. Circumferential din. Ayan na. 76.5 yung kanina, no? Uy! Okay, ito. Ano sukat na ito? Parehas lang ba? Parang mas malaki ito, no? Ayan yung sukat nyo. 77.5. So, i-flat natin. Flat muna natin. Mukhang hindi naka-flat. Ayan. Isa pa. Katakay natin ulit. Yun. Pumalo naman siya ngayon sa 77. Sa 77 na siya pumasok, no? Medyo kanina kasi hindi pa rin pala dito. Ayusin mo nga, Jeff. Ayusin mo nga, Coach Jeff, di mo inaayos ang iyong pagsukat. isa pa, no? Yan, no? Ito, final na to. So, 77 talaga.
7. So ayun, no? Lapat na lapat na yan, ha. Alright, so ang next naman natin na pagsukat eh yung pa-cross naman, pa-cross naman dito sa kanyang mga lining. So magkaiba kasi yung sukat nun, no? Magkaiba yung sukat dito kasi edi ito lubog to, nakalubog yan. So hindi katulad na ito sa GG7X. Ito sa GG7X, hindi siya ganong lubog. Dito nakalubog to, eh. Lubog yan. Makikita ninyo para may umbok to, diba? Ayan, may umbok siya dito. Ayan, may mga umbok-umbok siya. Hindi to, si GG7X, hindi ganon yung ano niya, umbok niya. So, okay, si pa-cross naman ang pagsukat natin dito. Isa na in dito. Ayan. Then, let's cross this hanggang ganun. Ano nga ba ang sukat? Uy, baka naka-inches na ito. Dapat sa centimeter lang tayo. Hikab na ng hikab ang ating videographer. Okay, ayan. So, naka-cross. Hindi pantay. Pantayin natin. Okay, ito na yung sukat niya. Pantay ba? Ayan guys, okay. So 70 parang papunta na siya sa 77.5, no. Ayan, 77.5. So parang ganun din, 77 din. No? Yung sukat niya, yung size niya pa-cross naman to, pa-cross. Ayan. Then punta natin sa GG7X. Let's go kay GG7X. Pa-cross din to si GG7X. Si GG7X madali kasi may mga guhit siya dito, yung ano niya, yung lining, yung line niya. Ito, may mga guhit-guhit po. Ganun din sa ano, eh. Ganun din sa Tema? Sa VG45, may guhit din. So natural sa ganung bola yan. So okay. Ito naman si GG7X ay 76.5. And so ganyan, naka-cross na siya dito. Hindi pa gano'n lapat yan. Yan, medyo na in-adjust pa natin ng konti. 76.5 talaga siya, no? So ayun yung size comparison ni GG7X, ni GG7X pati ni GG7X pati ni 7X pati ni Tarmac. Tarmac BT900. Ang next naman natin ngayon ay yung weight nilang dalawa. Kung sino mas mabigat, no? So may timbangan ako, wait nyo lang. Check, hintayin nyo lang ako dito. So habang binibidyohan ni Jepa yung mga, kinos mo ate? Jepa. So habang binibidyohan ni ate yung mga bola natin dito, kukunin ko lang yung ano natin. Kukunin ko lang itong timbangan. Hey guys, hi riders, I'm back. Ito na ang ating timbangan. Timbangan ng bayan. So DTI approved tong timbangan natin. Okay, timbangin natin to, mga. Dito tayo sa medyo flat na ano? Flat na surface. And GG7X. May natin mo itong GG7X. So yan, naka-zero yan. Tignan natin ngayon. Timbangin natin. Mo itong GG7X. Ito yung battery. Ito, 616.8 grams, no? Itong Molten GG7X, ito yung weight niya. So, ayan yung weight ni Molten GG7X. Okay, so try naman natin ngayon si Tarmac. 0-0 ulit. So, timbangan ng bayan, walang daya. Tamang-tama. Ayan, okay. So, ayan po yung kay Tarmac naman. 605 grams, no? Si Tarmac. So, ayan yung weight niya. Ay, nalanggag. Gumulong si Tarmac. Ayan yung weight niya. 605 si Tarmac. Ayan, walang daya yan, ha? Walang patong-patong. Sakto-sakto. Bibili kayo ng bola. Sakto-sakto. Kaya pagbibili kayo ng bola, so kaya pagbibili kayo ng bola, amin na kayo bumili ng bola. Sa Yayab Bodega o kaya sa Doride Travel with Purpose, dahil siguradong walang daya. Kita nyo naman sa timbangan natin. Saktong-sakto yung timbang. Walang daya. Original pa parehas to.
So, kung nag, yung mga binibenta naman. Yung mga class A, OEM, sinasabi naman namin kung class A yun or OEM yun. So, meron kaming GG7X na binibenta na OEM. Pwede rin kayo bumili nun. Click nyo lang yung link below. Dadalhin kayo na sa shop namin. Makikita nyo yung Molten GG7X. Kung gusto nyo naman ng original. Ako, ano ko to, ano, recommended ko to. Since wala na tayo mahanap na, since wala nang mabibiling Molten GG7X na original, sa tingin ko dito na lang muna, Tarmac. Itong Tarmac BT900 na to. O kaya yung Tarmac BT900X. Yung Molten BG45 na pumalit sa Molten GG7X, medyo madulas siya, no? Kaya hindi siya madulas yung panel niya kapag pag nababasa ng pawis, hindi siya ganoon kakapit. Unlike nito ni G7X, makapit siya kahit medyo mapawis ng konti. Ito si Tarmac, makapit 'to, kahit makapawisan 'to kasi iba yung texture niya. Ayun, sobrang kapit niya. So, grip test tayo, yan, Tarmac, oh. Makapit mga idol. Ha? Pag ganito naman, okay. Good, diba? Okay, ito naman si Molten GG7X. Grip test. Okay, yan. Nadadakot natin. Okay, grip test din. Medyo namamawis ang aking kamay. Okay, grip test ulit. So, medyo nadudula si G7X. Ayan, okay. So, ayan. Alright. Si Tarmac, grip test. Ulit, again. Okay, yan. Wow. Sarap ng kapit na yun. Ang sarap yung kapit na yun. So ayan, so pinitay nyo. Here na, click the link below. Okay guys, don't forget pala to subscribe. Subscribe kayo dito sa channel namin. Marami pa tayo, i-review mga bola. Mag-review pa tayo ng Molten GG7X versus Tarmac. Tayo Molten GG7X versus Spalding. Tarmac versus Spalding. Yung BG45 versus Tarmac. So marami pa tayong mga i-review. I-review din natin yung mga OEM versus original yung mga bola. Para hindi kayo mapipeke ng mga pinagbibilihan ninyo. Para hindi masayang yung mga pera ninyo. So, okay, that's it. I'm bounced out. Bye.